gusto ko lang mag-sorry sa lahat ng drama na nangyayari ngayon sa amin. Yung issue na live kagabi, matagal na na-issue yun. Noong July 29 pa lang yan, umuwi ako ng bahay galing Antipolo kasi nag-trail bike kami doon ng mga kaibigan ko. Pag-uwi ko ng bahay, doon na nalaman ni China kung magkano kinita ko sa social media. Alam ko malalaman din niya yan kasi hawak naman niya lahat ng social media ko pati email ko. Nung narinig niyo kagabi, matagal na na-issue yun. Inulit-ulit lang niya. Noong July 29, kung napansin nyo, 1 week ako hindi nakapag-upload ng video kasi naglayas ako dito sa bahay dahil nga nagwawala na naman si China dahil nga dyan sa pera na issue na yan. Umalis ako ng bahay, wala akong Bitbit belt bag ko pero lahat ng cellphone ko nasa kanya. May inupahan akong bahay dito malapit lang sa tinitirhan namin. Di ko sinabi sa kanya yon kasi alam ko kung maglalayas ako, syempre hahanapin niya ako eh. Make sure di niya ako mahanap. May tinayo kasi ako negosyo dito, alam nyo yon. Sinabihan ko siya na magtatayo ako ng negosyo, tsaka bala kong mag-upa ng bahay, which is ginawa ko na kahit di pa niya alam. Nung time na naglayas ako, July 29 pa yon, alam na niya yung kinikita kong pera. Sabi ko, baby, ito, deal ko sa'yo, bibigyan kita ng 100k a month. Malinis na yan. Di pa kasali lahat ng luho mo galing sa akin. Dito sa bahay, last July, di pa niya alam kinikita ko. Nagpabili siya sa akin ng LV bag worth 85k. Binili ko, syempre, para naman ma-feel niya yung effort niya ginawa niya sa video. Si China may negosyo yan, mga luxury bag, kahit papaano laki din ng kinikita niya dyan sa negosyo niya. Full support ako sa kanya, pinagmamaneho ko pa siya pag minsan maraming delivery. Ako full time vlogger lang ako. Alam nyo, di ako nagtatago ng pera kay China. Matagal na ako na sa YouTube, ako di ko tinatago sa kanya kung magkano sinasahod ko. In fact, lahat ng sinasahod ko, binibigay ko sa kanya, lahat sa kanya. Kung totoong sakim ako sa pera, puta, sana ang yaman ko na dati pa lang. Ako, lahat ng nasa akin ay kanya din. Never akong nagdamot, binigay ko na lahat sa kanya, pati career ko. Nitong pandemic, syempre alam nyo, bigla kaming sumabog. Expected ko na malaki talaga makukuha kong pera. Pero wala akong balak na itago sa kanya forever. At alam ko na sa wise na babae na yan, malalaman din niya yan. Kasi una, hawak niya account ko. Kaya nga, nakapag-live na yan kahapon sa page eh. Kasi may access na yan, may access na siya sa social media ko. Dahilan kaya ako nagalit. Noong July 29, naglayas ako sa bahay. Bit-bit ko lang noon, belt bag ko. Kinuha niya sa akin lahat ng cellphone ko. Kaya ilang araw di ako makatulog ng maayos. Kasi naglayas ako, wala akong cellphone. Di ko alam ano pinagagawa niya sa page ko. Doon ko nalaman na inunti-unti na niya dinilit mga videos namin. Nagpost pa siya sa dito sa page, nagparinig tungkol nga dyan sa pera na yan. Alam nyo, si China, mabait yan. Kaso, pagalit, di niya ginagamit utak niya. Yan ang problema sa kanya. Tapos, ito na, sumabog na kami. Nakita pa na may kita pa ako, pinagpalit ko daw si China at anak ko sa 1 million. Kung pinagpalit ko pa yan sila, sana wala na ako dito sa bahay ngayon kasi ang tagal na na-issue sa amin yan. Kaya galit si China sa akin kasi sabi ko, tapusin na namin tong paggagawa ng video kasi napapagod na ako, taga-away na lang, sinasaktan niya ako. Okay lang sana kung tala lang siya ng tala dyan. Ako sa 4 na taon naming magkasama, sanay na ako sa bunganga ng babae na yan. Kahit masakit magsalita yan, mahal ko yan. Selosa, bungangera, pero mahal ko yan. Di ko lang matanggap kasi sinusuntok ako pag nagselos. Tapos alam mo yung issue dati, binabalik-balik kahit tapos na. Marami na ako nagawang kasalanan sa pagsasama namin. Una, yung issue ng babae. Normal sa relasyon na may problema, may drama, pero issue sa pagdadamot, di ko gawain yan. Issue sa kanya ang hatian ng kita. Alam nyo, di lahat ng binabayad ay papel. Di rin lahat ng sinusukli ay barya. Dito sa bahay, ako bumibili ng grocery. Gumagastos ako ng 8 to 10k every grocery.
Last month, nagpabili si China sa akin ng LV bag worth 85K. Binili ko yon para ma-feel niya yung effort niya sa paggawa namin ng video. Ngayong month lang after namin mag-away, binilhan ko siya ng iPhone 11 Pro Max kasi maganda daw. Ni isang post or rant, wala akong nilabas na binigyan ko siya ng mga ganyang bagay. Totoo, malaki kinikita ko. Pinaghirapan namin yon, pero dapat nyo intindihin, ako ang namamahala ng pera namin. Kasi ako yung may-ari ng page, ako nag-i-edit ng sarili kong video, ako nag-iisip kung anong gagawin namin araw-araw. Pero di ko pinagdadamot na walang parte si China dyan, kasama siya sa success ko. Pero kung didiktahan mo ko kung magkano ibibigay ko sa'yo, mali yun, di ako madamot. Lahat ng luho binigay ko sa kanya minsan, kasi na-misinterpret tayo. Kasi kung marami kang pera, madamot ka, kasi nga marami. Di lahat ng binabayad ay pera, di rin lahat ng sinusukli ay pera. Sa mga nagsasabing sakim ako sa pera, tandaan nyo, kung sakim pa ako, sana pinagdamot ko na lahat ng nasa akin. Simula't sa umpisa, kita nyo nga sa tagal ko dito, nagpapagod. Wala nga akong sariling bahay, wala akong sariling kotse, kahit nga damit di ako bumibili. Binabash pa ako sa social media kasi paulit-ulit na lang yung mga damit na sinusuot ko. Mabuti na lang may mga ibang nag-i-sponsor na namimigay ng mga damit sa akin, pero di pa rin ako bumibili. May pera naman ako, pero bakit di ko man lang iniisip sarili ko? Kasi mas iniisip ko pa ang pamilya ko kaysa sarili ko. Alam nyo, lumaki akong mahirap. Lumuwas ako muna ng Maynila. Wala nga akong kamag-anak dito. Dito sa bahay namin, sino nakatira? Puro kamag-anak ni China. Ni anak ko lang at kadugo ko dito. Pero never akong nagkulang sa financial. Pagkain, lahat ng babayarin sa bahay, internet, kuryente. Puta, nitong nakaraan nga lang 25K bill namin sa kuryente. Napalunok na lang ako tatlong... Pero never akong nagkulang sa financial, pagkain, lahat ng babayarin sa bahay, internet, kuryente. Puta, nitong nakaraan nga lang 25K bill namin sa kuryente. Napalunok na lang ako, tatlong aircon 24 hours na nakabukas para komportable tayo dito sa bahay. Pero never akong nagdamot sa inyo. Iniisip nyo lang na maliit kasi masyadong marami ang pera ko, kaya nakukulangan pa kayo sa binibigay ko sa inyo. 100K a month, puta, ang liit pa rin kasi million nga kinikita ko. Yun ang punot dulo. Ako kaya akong maghirap ulit kasi galing na ako sa mahirap. Sila kaya nila maghirap sila ulit? Kasi hindi sila sanay sa maliit na pera. Matanda na ako para sa mga ganito, puta. Kutsain nyo ako na madamot ako, pero dami ko na nang natulungan. Hindi ko lang pinapalabas sa video. Baka isipin yung ginagawa ko content ang pagtulong. Respetuhin nyo akong anong sa akin. Pinaghirapan ko yon, pawis at dugo. Nagdamot, hindi ako nagdamot o naging sakim sa buhay ko. Lahat binubuhat ko, wala akong hinahatak pababa. Nakakalungkot lang isipin na ngayon hinahatak nyo ako pababa kasi iniisip nyo na silaw ako sa pera. Sana matagal na. Ang comment ni Neng Platino, nakakahiya naman, dapat sa inyo na lang yung pag-aaway nyo mag-asawa. Kasi pangit pag naka-public, dami nakatingin sa inyo, tas ganyan kayo mag-aaway dahil lang sa pera. Mahiya kayo, pahiram lang sa inyo yan. Dapat magpasalamat kayo sa kanya na may makapangyarihan sa lahat. At sabi naman ni Joanne Lacnum Zerk, this is China's way of bursting out her emotions sa sobrang sama ng loob sa ginawa ni Tim Sawyer. And we all know that sometimes we cannot control our feelings when we are hurt. From Michelle Camacho, wala nang respeto sa isa't isa, much better na maghiwalay na lang. Di nagkakaintindihan kasi paulit-ulit na lang din yan, tapos bati-away na naman ganun uli, walang katapusan. Kaya habang isa pa anak nyo, better na mag-separate na lang. At sabi naman ni Lorna Sumando Cole,
team, unawain mo na si China. Dapat wala na kayong mga sekreto. At para naman kay China, naunawaan ko siya kasi makikita naman sa mga video nila na natural ang ginagawa nila. Pero may sakit pala na dulot ng selos. Sana team, maging loyal ka kay China at walang tinago para sa anak ninyo. Lagi ko pa naman kayo pinapanood dahil natural ang kilos ninyo. Sana pag-usapan ninyo nang hindi naka-live siguro sa ngayon. Maraming natutuwang mga ka-vlogger ninyo. Mag-usap kaya alang-alang.